natutunang saba? Maruya po. Yung nakabalot sa hari na may itlog tapos piniprito. Mm. Ah, okay. Minatamis sa saging. Siya, mas masarap yun pag mayroong gatas at yelo. Sa akin po, banana. Pero lahat yun, may asukal, di ba? Opo. Opo. Kaya, ang lilikot nyo. Okay, pero hindi na natin kailangan asukal dito sa lulutuin kong saba. Kasi ang saba, natural na matamis. Lalo na kung yellow ripe ang pagbini. Tapos, ilalagay natin to, palilitawin natin yung natural niyang tamis. Di na po kailangan ng mantika? Hindi na, kasi matutusta na siya mamaya pag medyo tuyo-tuyo na yung tubig at malambot na siya. So, tatakpan natin to. Maghihintay tayo ng konti. Wow! Ano na amoy niyo? Para mas mabango, lagyan pa natin ng pandan. Yan! Okay. Wow! So, hintay natin medyo matuyo. Tingnan yun, nag-iiba na yung kulay niya. Nagiging mas dilaw yung saging. Ayan, lumalapot na yung tubig, di ba? Oh. Ayan. Lalagyan na natin siya dun sa lalagyan. Ay yung mga saging. Tapos, ang gagawin naman natin, magluto tayo ng konting gata. Ayan. Ang gata, pag niluluto, dapat halo ka ng halo hanggang tumulo para hindi siya maging mantika. Ayan. Tapos, ilalagay natin dito. Ayan. Tapos, lalagay natin yung dinga or sesame seeds. Tapos, medyo tustahin natin na para siyang golden brown. Ayan. Ayun. Okay. So, hihiwain natin sa gitna para madali niyong makain. Okay? Mm. Ayan. Ayan. Panood niyo kami anytime! Don't forget to subscribe! Just click the button below!